Mrs. Benedicto, dead on arrival si Mr. De Leon sa ospital. Food poisoning ang cause of death ayon sa initial investigation. Kasalukoy naming pinapautopsy yung bangkay para makasiguro. Naimbestigahan na ba yung nagluto at tanggalan ng pagkain? Kasalukoy siyang kini-question ngayon. Hindi kaya sinadya mga pangyayari? Bago pa man makipagkita sa inyo, sinabi niya sa akin na kung may mangyayaring masama sa kanya, dalawang tao lang gagawa nito. Si Marcos Diaz, saka si Tita Amparo. Anong balita? Tapos na tayo? Good, good. Okay. Wala na si Ira. Namahinga na ng tuluyan. Siguraduhin mong walang kalat na iniwan yan, ha? May utos ka pa ba? Kailangan ko nang pupronta sa akin dito. Para hindi naman masyadong kahinahinala ang pagkatao ko dito. Kailangan ko kumuha ka ng bata. Yung makikitira dito. Gusto ko yung mahilig sa laruan. Yung malaanghel yung mukha. Andito na po yung inumin niyo, Sir McCoy. Sir Ram. Salamat, Tina. Sige po. Doon lang po ako. Sige. McCoy, bakit hindi mo kaya patirahin dito yung anak ni Tina? Cute yun, ha? At isa pa, kasing edad yun ang anak mo. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ako? Deliver lang ako ng isda. Nakita kita, kaya nilapitan kita. McCoy? Nakatanggap pa si McCoy ng 2 million dali. Hindi ang baro. Sinabi niya sa akin kung may mangyayaring masama sa kanya, ilang tao lang nagawa nito. Si Marcos Diaz, saka si Tita Amparo. Tol, nandito ka na pala. Ito. Diyos ko, baka nadurog na yung hipin mo. Traffic. Sobra. Ay, naku. Ayan. Patali, nasa na. Hindi ka magsisipin lang. Kawa na kita. Laman na ako, Lola! Ay, hindi pala. Nabanggit sa amin ni Tay Gustin yung nangyari kay Ira. Paano na ngayon yung kaso? Ngayon wala na siya. Yun na nga eh. Medyo mahihirapan kami ngayon na wala lang tatayong witness. Pero tuloy pa rin naman yung investigasyon sa pakikipag-ugnayan ni Doña Amparo kay McCoy. Dahil nasa panganib pa rin ang buhay natin hanggat di natin nakakamit yung hustisya. Alam mo yung hustisya niya, darating rin yan. Huwag lang tayo mawawala ng pag-asa. Teka, para saan ba itong mga pinamili niyo? Ah, mga bilin to nung mga housemates ko sa Macau. Di ko nga alam pa paano ko pagkakasya yung to sa bagahe ko. Excess baggage na naman ako. So, huwag malala. Meron ka nung service eh. Iahatid ka namin sa airport. Teka. Gigi, alis ka na ba bukas? Bukas na ba alis mo? Oo. Bilis ng araw, no? Di na ako nakapagpaalam doon sa mga bata, pati kay Annalisa. Kalala, maintindihan ka naman ng mga bata eh. Problemahin mo, ito ba'y makakalusot sa costumes na sa Macau? Ang dami niyan, ha? Hindi naman siguro kumakaroon.